Ano, what's up sa inyo mga kamot? Welcome back nga pala dito sa aking channel. So, yun nga no, almost 1 month na naman tayong di nakapag-upload. So, marami nang nagko-comment sa YouTube, sa channel natin, o sa channel ko. Marami silang mga tinatanong magkano, gento ganyan, tapos paano po yung pag-breed, tapos paano alagaan. So, back to basic tayo. So, gagawin natin itong video para sa newbie, syempre. At para din dun sa mga nagtatanong at bago lang sa aking channel. So, simulan na natin. Marami ako gutom! Ayun, paano nga ba mag-alaga ng guinea pig? Basic, back to basic tayo mga kakamot. Tapos, yun, papaliwanag natin yung kaya natin ipaliwanag, no? Based dun sa experience. Tapos, ayan, bigyan ko lang kayo ng konting update. Ito yung mga guinea pig natin, ayan, no? Ayan. Tapos, ayan, binukod ko na yung iba. Ayan, kinross natin sa crested itong mga American. Yan. Tapos ito yung iba. Yan. Ayun nga pala, na out ko na yung ibang mga pups. So ang presyo natin nagre-range siya ng 300 each. So yung 300 each, sagutin muna natin yung tanong na yon. Mga gento kalaki siguro. Samba. Ito, yan, ito. Yan. Mga 300 each. Yan. Tapos, yung malaki na, parang kagaya dito sa kabila, yun na andyan. Ay, hindi ko masabi yung price, pero nung nakaraan, medyo maliit lang dyan ng konti. Ang out ko, 500. So, ewan ko kung pwede eh, dito sa YouTube yung, ano, yung price, no? So, yun lang. Ganun lang yung pricing ko. Pero, pag matured na, depende na siguro. Tapos, yan yung iba. Tapos, yan, makita nyo, di ba, nakakalbo. Pansin ko, pag ganyang, ano sila, may anak din sila. Tapos, yun nga, nagpapadede sila. Siyempre, kulang din sila sa kain. Yun, nakakalbo. Pero, ito, wala na halos kits to. Ayan, yung iba, nung una, kalbo yan. Pero ngayon, ayan, tumutubo na uli sila. Tumutubo na uli yung buntot nila. Ayan. Ito, palibasa kasi may anak siya, kaya ganyan. Nakakalbo. So, ayan, medyo mahangin ngayon. Ayan, lakas ng hangin. So, ayan, naayos na nga pala natin itong bubong. Kung makita nyo, natatandaan nyo. Ay, napilas na ata. Ah, hindi. Ayan, inayos na to. Medyo tumaas-taas yung bubong nila. So, ayan, back to basic tayo. So, paano ba mag-alaga ng guinea pig? So, sa pag-aalaga ng guinea pig, kung halimbawa, meron tayong one male at one female or boar or sow na tinatawag. Siyempre, kailangan natin mag-provide muna ng cage. So, tapos may nagtatanong, ano po bang magandang klase ng guinea pig? So, lahat naman magandang klase. So, depende na lang dun sa kakayanan ng budget natin o yung pinakang trip natin. So, marami talagang tinatawag dyan na quality. So, ako naman, hindi naman tayo gasinong expert. Sinasabi ko nga sa inyo, binibase ko lang din sa experience ko. Tapos, yung mga about colors, hindi din ako gasinong pamilyar dyan. Pero, sa breeding, yan talaga. Sa pagbibreed ng guinea pig, kagaya dito sa kabila. O, yun nga, meron tayong isang halimbawa, one male at one female. So, kailangan ang edad nila, bago natin sila i-breed, is 5 months to 6 months. Pero ang male, kahit 3 months old, dumadamba na yan.
So ang female lang kailangan natin na ma-sure na matured talaga. So tapos balik tayo dun sa boss. Ang tanong niya sa akin, nalimutan ko na lang din yung pangalan. Ano ba yung ano mas prepared or yun nga sa breeding? Kasi nagkaroon siya ng nadisgrasya siya na 3 months old or 2 months old na buntis na yung sow. So nagkaroon din ako noon dito. So ang nangyayari, minsan talaga may namamatay, minsan nakaka-survive naman. So lalo ngayon tag-init. So mahirap magsalang ng 3 months old. Hindi ko naman sa sinasabi na pwede. Mahirap kasi nasubukan ko na yung last year. Na kung natatandaan nyo yung ibang video ko dito sa mga cage na yan, wala pa tong mga to. Ayun, parang naaagasan sila. So hindi nila kinakaya. Yun yung ano lang ha, base lang dun sa experience ko. So tapos, yun nga. Diba dito, kung natatandaan nyo din, nakaraang vlog, meron tayong isang boar na naandyan. So, ang tagal na nila, hindi pa rin sila nabubuntis. Pero ngayon, ayan, pansin ko na, ayan, lumalak na yung chan nila. Pinalta natin sila ng boar. So, yun nga, minsan na doon sa pagbubor, sa boar or sa sow na rin. Pero, yun nga, basic lang din to, ha, yung mga sinasabi ko. Kumbaga, himahimayin nyo na lang, pulot-pulotin nyo na lang yung pwede nyong mapulot. Tapos, yun nga, pag bibili kayo, syempre, dun sa trusted na breeder. Tapos, tatanong nyo kung anong line talaga. Sa akin kasi, sinasabi ko na lang dun sa mga kahit Aberubian, ang crosses nila lumalabas. Sinasabi ko na lang as American. Abyssinian. Kasi hindi ko naman identify talaga kung anong breed na nila. Kasi nga, ang pure na Abyssinian, 8 ang puyo, parang ganon. Kasi dito, yung iba, hindi na pure. Kaya, ganon lang yung pricing natin. Kasi ang pure na Abyssinian, medyo mahal din kasi talaga. Yung mga nagme-maintain talaga, lalo sa mga colors. So, basta pag mag-aalaga kayo, unahin nyo cage. Tapos sa pagpapakain naman ng guinea pig, kailangan syempre 20% yung feeds, tapos 80% yung grass. Pero ako mas prepare ko yung dahon ng saging kasi yun yung mas marami dito. Pero pwede napier, mga ganyan. Tapos kung maglalagay kayo sa cage, make sure nyo na screen or welded wire or kagaya nito. Kung gusto nyo namang mapanood kung paano gumawa or yung budget meal na steel matting, hanapin nyo na lang dyan sa YouTube channel ko yung paano gumawa ng cage sa guinea pig. So, ito yung cage na yon. So, ang laman kasi nito depende, no? Kasi dun sa kabila, 2, 4, 6, 7. Isang lalaki, 6 na babae. So, lahat yan sila, tigigisa ng lalaki or boar dito sa part na to. Dito naman, kukonti. Kaya magpapalaki tayo ng boar kasi nga kulang. So, yun, nababa yung ano, produce. Kasi kung, halimbawa, mag-acquire naman kayo sa akin, Magdalena Laguna yung location ko. Kaya hindi ko masagot na rin yung iba kasi nga sobrang layo. So, hindi naman din ako nakakapag-ship sa ibang lugar. Siguro around Laguna yon pwede. Pero pag yung malayuan na, pupunta pa rin kasi ako ng Manila kung halimbawa ipapakargo yung mga ganon. So wala tayong experience about sa mga ganon transaction. So pero yun nga, sa pag-aalaga nga ng guinea pig, so kailangan masipag tayo sa pagkuha ng mga damo nila. Kasi yun yung mas kinakain nila. Kumbaga, makita nyo, ayan yung mga pellet. Hindi kasi nung nauubos yan. Pero hanggang mamaya din yan or bukas. Lahat yan sa idna. Tapos, kagandahan sa pellet, pag yun ang pinapakain nyo, yung pellet kasi, nakaipon na sa kanya yung gamot or yung mga vitamins
na mix sa kanila. Hindi kagaya ng mas na durog, lumilipad yung mga gamot na nutrients para sa kanila. So, marami naman dyan pwedeng gamiting feeds para sa mga guinea pig. So, sa pagpapalit din ng pakain, 25, 50, 75, 100%, ganon. Sana may naiintindihan pa kayo sa mga sinasabi ko, no? So, tapos, bago manganak ang guinea pig, kung halimbawa may buntis na kayo mga guinea pig, 72 days, yan, bago umanak. Tapos, 72 days sa anak sila, tapos mga 2 weeks or 3 weeks naghihiwalay na ako or nagbebenta na ako kasi yun talaga yung right age. Pero minsan yung iba gusto talaga yung alam nilang mabubuhay na. So binibigay ko talaga yung mga 3 months, mga 3 weeks old ganun. So 2 weeks hinaharvest ko yan sila or minsan lumalaki na rin sila dyan. So pag may pumunta na lang bibili, yun, doon na lang sila namimili. Tapos siguro yun lang muna dahil nawawala din tayo, no. Hindi na kumbaga yung ibang mga experience, yun halos ganun lang naman. Tapos doon nga pala sa fungus, ang ginagamot ko is ivermectin or kaya yung sa galis, parang sa tao. Sa mercury, may nabibili nun. Ipapahid nyo lang dun sa mga affected na area. Tapos, paliliguan nyo lang din sila ng Madre de Cacao. Pwede din yun sa kanila. Sa pagpapaligo naman ng guinea pig, yun nga, lagi kong sinasabi, hindi naman natin nagagawa, no. So, sa pagpapaligo ng guinea pig, isang beses sa isang linggo lang siguro. Ako kasi hindi ko na nagagawa yun talaga kasi sa sobrang dami niyan. Ang bilang ko ngayon dito sa mga guinea pig ko is nasa 80 ang breeder ko. So, yun lang mga kamot. To, back to basic lang to, ha. Yung sa pag-aalaga. Ano yung mga dapat. Basta pulutin nyo na yung dapat nyo pulutin o may matutunan kayo dito sa video ko. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo at pasensya na. Ngayon lang tayo nakapag-upload. Almost 1 month mahigit. So maraming salamat. Peace out.